What's up mga TVnatics! Welcome back to my channel, and for our today's video, pag-uusapan nga po natin ngayon yung nalalapit na pagbibigay ng tablets na gagamitin sa online class ng bawat estudyanteng Pasigueño dito po sa Pasig City. Hi sa mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. Yes, tama po ang narinig at napanood ninyo. Nalalapit na nga po ang pagbibigay ng tablets na gagamitin sa online class ng bawat estudyanteng Pasigueño. Maging po sa mga transferee na galing po sa ibang school na mag-aaral dito po sa Pasig City, ay bibigyan din po sila ng tablet. At pag-uusapan po natin yan maya-maya lamang. Pero kung ikaw nga ay bago pa lamang po sa ating channel and you want to know more about the Pasig Update, just click here to subscribe. Okay, hayaan nyo na ihatid ko muna po sa inyo ang mga latest updates dito po sa Pasig City, especially sa education sector, na may temang Moving Quickly Towards Blended Learning. At ito nga po ang latest update sa post ni Mayor Vico sa kanyang Facebook account. Ayan, yan po ang pag-uusapan natin today. So, basahin po natin yung number one. I-explain ko po ito sa inyo at bibigyan po natin ng kahulugan or ipapaliwanag ko nga po sa inyo lahat upang malaman nyo nga po at maintindihan nyo nga po kung ano po ang pinapahatid dito ni Mayor Vico. Okay? Number one, DepEd Continuous Development of Module. So, ayun nga po, kami pong mga teachers ay patuloy po na gumagawa ng learning modules para po sa inyong mga estudyante, para po sa inyong mga anak, para po sa patuloy po ninyong patuloy po na pagkatuto ng inyong mga anak. So hindi naman po natin hindi naman po lingid sa ating mga kaalaman na sobrang hirap naman ngayon ng pinagdadaanan natin lahat. So kung mahirap po para sa mga estudyante ang magkaroon ng online learning, so sa amin din mga teachers, sa amin din pong mga guro ay mahirap din po para sa amin tong gawin. Mas gusto pa namin ngayon, mas nami-miss namin actually yung ingay sa apat na sulok ng classroom kesa yung ganito na nandito lang kami sa loob ng aming mga bahay at hindi namin alam, wala kaming ibang kinakausap kundi maririnig lang natin yung tilaok ng manok, yung ingay ng mga aso, yung pag-aaway ng mga kapitbahay. So yun lang yung maririnig natin eh. Kaya sa aming mga teachers, mas gusto pa rin talaga namin yung nandun kami sa school at tinuturuan namin yung pagkababait ninyong mga anak. So yun po ang sa number one. So sa number two naman po, dry run for module distribution looks good. So may mga ilang school na po na nagbibigay ngayon ng mga learning modules. Actually, ang alam ko yung Pasig Science, namigay na din po sila ng mga learning modules at yung ibang mga schools po, nagsisimula na rin po silang mamigay ng learning modules. Actually, starting this week or next week po ay mamimigay na po talaga ng mga learning modules. Kasi sa October 5 ay magsisimula na nga po ang klase sa public schools. Yung mga private school kasi nagsimula na rin po sila ng online class nila. So sa public po ay October 5 po magsisimula ang classes natin lahat. So sa number 3, delivery of tablets to the city schedule for September 30, at may penalty po silang 1,000,000 kung hindi nila maibibigay sa takdang oras. So ito na nga po yung pinag-uusapan natin kanina. So sa September 30, magsisimula na nga po ang pamimigay ng mga tablets sa bawat estudyanteng Pasigueño dito po sa Pasig City. At according nga po kay Mayor Vico, kailangan maibigay to ng mga distributor sa September 30. So specifically, parang marireceive to ng mga parents or siguro ng mga estudyante. Hindi kasi natin alam kung sa school siya ibibigay or directly sa mga estudyante. So probably, ibigay siya sa schools po. So halimbawa ako, I am teaching po sa Special Children Education Institute, malapit po sa Central. So baka po ibigay sa school namin yung tablets na para po sa mga estudyante namin. So yun, siguro ite-text na lang or tatawagan na lang yung mga parents nyo kung paano nyo pipick upin sa respective schools nyo po yung tablets na ibibigay po ng Pasig City. So yun nga po, ang sabi po ni Mayor Vico, may penalty daw po dun sa distributor pag hindi nila na ibigay yun on time.
So ayun na, ang ibig sabihin, matatanggap ng mga mag-aaral ang tablet nila October 1 onwards. So ayun na nga po, is i-expect nyo na by October 1, makakatanggap na po kayo ng tablets na magmumula siguro sa mga schools ninyo kung saan po kayo nag-aaral. If you are studying sa Rizal High School, so marireceive nyo po yun. So kung kayo po ay nag-aaral sa elementary, so marireceive nyo po yun. So ganito po ang style ng tablet sa mga elementary. Ayan. So, ganyan po siya. So, mukha lang siyang malaki sa picture, syempre. Sa personal siguro, saktong laki lang yan. At ganito rin naman po ang tablet na marireceive ng mga nasa high school. Ito. Ayan. Yung mismong post ni Mayor Vico na yan, na may sulat na yan. Yan din mismo yung marireceive ng mga high school students natin. So, ulitin natin. Ito yung sa elementary. At ito naman yung sa high school. Ayan, so sobrang blessed ng mga estudyante natin dito sa Pasig City. So ang hiling natin ay mag-aral po kayo mabuti kahit na nasa online class lamang tayo. So proceed tayo sa number 4, Rizal machine delivered to school for the learner's packet. So yun na nga po, dahil nga po mahirap ngayon magpa-print. So syempre kahit yung printer ko po sa school ay papunta na po talaga sa napapagod na rin talaga yung printer ko. So kaya naman nag-distribute din po ng Rizal machine ang ating butihing mayor sa bawat school po ng Pasig City. At ito nga po yun. Ayan, ang Rizal machine na ibinigay ni mayor sa bawat school po ng Pasig City. Okay, let's proceed sa number 5. High-speed internet connections in school ready. Thanks to FinAsia para sa mga guro, pati sa mga magulang ng mga batang walang access sa bahay, pwede silang pumunta sa mga paaralan by schedule at kada 2 linggo lang para mag-download ng mga modules. So, may mga ilang schools po na nilagyan ng fast internet connection po ang ating Mayor Vico. Alam ko sa Rizal High meron nang nilagay dito. So ipapakita din natin yun sa mga susunod na araw, yung tinayuan niya ng mga ng fast internet connection. So nagtayo nga po siya nito para nga po doon sa mga estudyante na hindi nga po malakas yung internet connection sa kanilang mga bahay. Ganun din po sa mga guru natin dyan na hindi po mabilis yung internet connection sa kanilang mga bahay. So you can go straight po sa inyong school kung naglagay nga po doon. Alam ko po kasi may mga mostly nagtayo po talaga ng naglagay ng internet connection po ang Pasig City para nga po sa mga guro po na hindi nga po malakas ang internet connection sa kanilang mga bahay. So you can download your module po doon. Ayun nga po ang sabi, you can go to your school and download your modules every 2 weeks po siguro para hindi din po tayo masyadong crowded dun sa school natin kasi kailangan pa rin natin i-apply ang social distancing pagpupunta tayo sa schools natin at hindi rin po tayo masyadong crowded. Okay, so every 2 weeks po yun ha, pwede po kayong pumunta doon sa inyong school to download your modules po. So ayan, number 6, teachers training for digital learning with Teams International. The office of the Vice President connected us with them. So yung office po ng Vice President is nakipag-connect po doon sa Pasig City para magkaroon po ng teachers training. Yan, sa mga teachers, kung kayo po ay nanonood, so meron po tayong tinatawag na teachers training for digital learning with Teams International. So yun nga po, nakipag-connect po tayo ha nakipag-connect po ang Pasig City sa Office of the Vice President po para po sa teacher learning na to. Kaya swerte ng mga teachers natin, mabuhay po kami dyan. Kasi nalalapit na nga rin po ang Teachers Month. Actually, ang September at October is celebration of Teachers Month po ito. So ayun, proceed tayo sa number 7. So ang Nanay Tatay Teachers Workshop po to help via Zoom at FB muna ay in-upload. Yung last week ay nagkaroon na nga po ng Nanay and Tatay Teachers Workshop. So nangyari po ito last week. So mag-a-upload din po kami. Actually alam ko meron akong workshop na in-upload dun sa aking Facebook account. So ito siya. Ayan. So you can watch also po sa aking vlog ha. And si Mayor in-upload niya rin po sa kanyang YouTube account. So ayun po. Dahil marami tayong mga parents talaga na inaatake na ng anxiety. Kasi ako dito, kahit kami ay work from home lang din po, minsan mag-isa lang din ako dito sa bahay, pero hindi ko alam yung gagawin,
yung gagawin ko, sino yung mga kakausapin ko. Kasi ano ako eh, proactive ako eh. So mas gusto ko yung may nakakausap ako, may nakakalaro ako. Kaya sa akin, namimiss ko yung mga estudyante ko. Ay, namimiss ko sila. Namimiss ko sila. So, mas okay pa din sa akin yung normal na setup kaysa yung ganitong setup. So, let's hope and pray na matapos na nga po itong pandemic na to. And hopefully next year ay bumalik po tayo sa normal. So dahil ito nga po ay connected pa din sa ating school program, pag-usapan naman po natin yung Pasig City Scholarship Program. So ito na nga po ang nilalaman nun sa number 8. We have a new record number of city scholars and over 18,000 students. So ang dami nating scholars ngayon sa Pasig City Scholars. So more than 18,000 scholars po ang naitala sa ating records ngayon. So sa number 9 naman po is allowances now done via e-payments. The latest batch has been delayed because of PayMaya prioritization in their e-payments, pero nakapila naman po tayo at nauunawaan naman natin na kailangan nilang unahin yung sa DSWD. So yun nga po, alam ko may nagbibigay na ata ng second tranche para doon sa SAP, diba? If I'm not mistaken, may second tranche po ang SAP na bigay ng DSWD. So using through PayMaya po, doon po inilalagay yung payments nila. So doon isinesend. So e-payments na po kasi ngayon ang ginagawa sa second tranche ng DSWD SAP. So yun, nakapila naman din daw po doon ang Pasig City Scholars. So siguro right after matapos yung second tranche ng DSWD, so ibibigay din naman po yun at isi-send din po sa inyo. So you don't have to worry about, kasi may mga nagtatanong na din sa akin sa aking YouTube account, sa aking Facebook account, and sa aking din personal account kung kailan daw po ipapasa yung sa scholarship allowance ng mga Pasig City Scholars. So hindi ko pa rin siya masagot dahil wala naman po akong idea. So ito nga po, nagbigay na rin po ng clue si Mayor Vico na anytime soon po ay isi-send na rin po ang e-payment sa inyo para po sa mga Pasig City Scholars. Yung allowance po na para po sa inyo. Okay, let's proceed po sa number 10. Extension of our scholarship program to private schools that are having financial difficulties during this pandemic. The schools will identify a certain number of scholars, each totaling around 3,000 students. So, ayun nga po. Marami din po kasi sa ating mga private school ang medyo nagsara dahil nga po sa pandemic na kinakaharap po natin ngayon. So, inallow din natin yung mga nasa private school na makakuha din ng scholarship dito po sa Pasig City Scholars. So, more than 3,000 din po. Sorry. So, more than 3,000 students nga din po ang nakuhang scholars na galing po sa private schools. So, in-extend po yung scholarship program para po sa mga nag-aaral doon sa private schools. So, yun ang kailangan nating isipin ngayon eh. Nasa panahon ng pandemic, kailangan nagtutulungan din tayo. So, yun ang mga nasa private school, kahit na medyo may pera naman sila, na i-experience din nila na talagang mahirap ngayon ang buhay. So yun po, in-extend nga po ang scholarship program para po sa mga estudyante na sa private school. So let's proceed po sa number 11. Activities planned such as leadership development training and others postponed for now. So may mga activities po tayo na nakapostpone po for now. Katulad nga po ng leadership development tayo dahil bawal nga po ngayon yung mass gathering kahit na tayo po ay nasa JCQ. So siguro, maybe next year. So pag bumalik na nga po sa normal ang lahat, matutuloy din naman po yung mga programa na ginawa natin. Diba? Noong mga nakalipas na buwan. So let's keep praying. Praying tayo kay Lord na matapos na nga po itong pandemic na pinagdadaanan natin. So proceed po tayo sa number 12. Online General Assembly before classes resume. Existing pre-COVID intervention that may change is likely due to pandemic. So yun na nga po. So yung online General Assembly natin. So mangyayari nga din po yun one of these days. Diba? So sa number 30 naman po tayo. Expanded Local School Board. Ito yung in charge sa paggastos ng mahigit 1 bilyon Special Education Fund. So number 14, strengthening of school governing council. So let's proceed naman po tayo sa number 15, conduct of face-to-face stakeholder town hall meetings and summer reading camp for non and frustrated readers
postpone. So, yun na nga po, yung conduct of face-to-face stakeholder, town halls meetings. So, yung mga meetings po, yung mga gatherings na yan, so postpone po muna natin ngayon pong taon na to na nasa pandemic po tayo, ipopostpone po na natin yun. Yung usual na ginagawa po natin yung last year, di ba? May mga camp meeting, may mga ganito sa mga town halls meetings na yan. So, ipopostpone po muna natin yan hanggat nandito po tayo sa panahon ng pandemic na to. So, alam ko naman po na nauunawa naman po yun ng mga teachers natin, ng ating mga parents. So, di ba? Mauunawaan po nyo yan dahil sama-sama po tayo magtutulungan. So, let's proceed po sa number 16, renovation and repairs major and minor of most school buildings and facilities. Marami na po tayong mga schools na ni-renovate. So, alam ko yung Pasig Science High School na renovate po natin kamakailang buwan lang po. Yung ibang mga schools din po, yung Rizal High School at ibang mga schools din po na elementary and high school na renovate po natin siya. Yun nga lang, as of now, hindi po natin siya magagamit kasi nasa online learning po tayo at online class po tayo. So, yun lang po, pinapabalita lang din na marami tayong mga schools na nirenovate ngayon, mga nirepaint po ng mga schools. So, sayang hindi natin sila magagamit today. So, ang ganda-ganda pa naman ng mga bagong schools natin. Na, ang ganda-ganda pa naman ng mga renovated schools natin ngayon. Sayang. So, hopefully next time, next year, magamit din natin yan. So, huwag tayo mawala ng pag-asa. Okay? So, lagi nga pong sinasabi ni Mayor Vico ngayong panahon ng pandemic na prioridad natin ang kaligtasan at kalusugan ng bawat kabataan, ngunit hindi rin naman po tayo papayag na matigil ang kanilang pag-aaral. So, let's hope and pray po na matapos na nga po itong pandemic na ito at bumalik na nga po sa normal ang lahat, na lahat po tayo ay maranasan ulit na magkakayakap bawat isa. So, maranasan po ulit natin yung group hug, maranasan po ulit natin yung pagbibless, maranasan ulit po natin yung magsasalita tayo sa ating mga kaibigan at mga kasama, mga classmates, di ba, mga kaguro, na hindi na natin kailangan ng face mask, na alam ko ang lahat sa atin medyo hirap po magsalita kapag naka-face mask at hirap po magsalita kapag may face mask na, may face shields pa. So, let's hope and pray na matapos na nga po itong pandemic na ito at bumalik na nga po sa normal ang lahat. Okay, at kayo po muli ay nakatutok sa nag-iisang sped teacher vlogger ng Pasig. Maraming salamat po sa inyong panonood. See you all next time dito lang sa Kurt TV. Please don't forget to like and subscribe. Bye!